BB Horas! Eksakto, M punto! 6:02! Humahataw! Humahagupit! Lumalatay na komentaryo sa himpapawid! Dos por dos! Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan! Dos por dos! Humahataw na mga balita at impormasyon! Dos por dos! Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na dos por dos! Kinwestiyon ng ilang miyembro ng Kongreso ang sinseridad ni Senate President Mig Zubiri sa pagsang-ayon ito sa ceasefire. Ngunit iba naman daw ang sinasabi ng mga kasamahan nitong senador. Partikular ang presidential sister na si Senator Amy Marcos hinggil sa issue ng charter change. Ihinupakan ni na Zambales Representative Jefferson Conghun, Bataan Representative Geraldine Roman at Representative Janet Garin. Eh, puro mga taga Region 3 pala ito eh. Mm-hmm. Hindi, yung isa sa Iloilo yan. Hindi, taga Pampanga siya. Pampanga na. Ayan ba yung namili ng lupain dyan ka mo? Inupakan ng tatlong kongresista. Good morning po, Congresswoman Garin. Inupakan po nila si Zubiri sa tinawag nilang Senate's Lip Service Ceasefire. Dahil sa patuloy na pag-atake sa Kamara at hindi pagtupad sa gentleman's agreement para sa tigil putakan. Inamin Rod? Ng tatlong kongresista na naguguluhan sila sa sistema ng Senado dahil iba ang sinasabi ni Zubiri sa sinasabi ng kanyang mga kasamahan, kaya ang taong bayan ay nagtatanong. Ano? Hindi, sila lang daw. Silang tatlo ay nagtatanong. May leadership vacuum ba sa Senado? Oh, hindi. Partikular na tinukoy ng mga ito si Senator Amy na patuloy ang pag-atake sa pamamagitan ng ikinakasang investigasyon sa AKAP o ayuda para sa kapos ang kita program na iniugnay sa People's Initiative. Issue ng bayan, katotohanan, dos por dos, dos. Hi. Maganda morning. Lameg. Eh kaya pala parang kinokoberan mo pa yung batok at leg mo. Itinaas mo pa yung kohelyo mo. Yung Amerikana. Yung sa Amerikana. Yan. Ay, gulumban. Akala ko talaga tinaas mo. Uso yan eh. Tinataas eh. Diba? Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga magulang, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay. Kumusta kayo sa araw na ito ng Friday! Yuhuu! Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Walang anumang ininde sa katawan, walang ubo, walang sipon, walang lagnat, walang sinat, walang anumang dinaramdam sa katawan, kalamnan at kasukasuan. Eh syempre, di ba? Doc, health is wealth. Sabi nga ni Doc
Tony Lechon. Totoo yun, kumbachero. Tony, the doctor is in. Ang dami-dami na pong maraming pera, pero nung nagkasakit, ubos. Naubos. Naubos, kumbachero. Kaya napaka-importanting nagsusubi, nagtatabi. Yan. Habang kumikita, meron pa rin itinatabi para sa biglaang pangangailangan, lalo na nga yung pagkakasakit. Yan. Yung paghuhulog sa SSS, yan, sa PhilHealth, yun, ako, kailangan nung huwag ninyong kinaliligtaan yun at huwag ipinagwawalang bahala. Actually, kumbachero, mabuti na banggit mo yan. Maraming mga empleyado ang ayaw na ayaw. Ayaw na ayaw, kahit na pilitin mo pa. Sabi, may ganun pa. May ganun pa. Kuhulog ka pa dyan. Hindi, nabawasan pa ang sweldo. Yun, kasi ang pagtingin nila ng maraming empleyado na tingin ko, pagtingin ko rin dati, hanggang dito lang sa harapan niya. Harap. Hindi dapat tumitingin sa malayo. Dapat may may foresight. May dapat foresight. May view. May vision, may ano? Tama. May vision. May vision, kumbachero. Kasi, alam nyo, pagka nagkasakit tayo, alimbawa lang, pagka empleyado ka, bigla kang o trangkasong matindi na tumagal, o tinamaan ka ng tipos. Ayan, o natipos ka. Natipos ka. Pinakamahirap. O, natipos ka. Alam nyo po ba na pwede kayong mag-claim sa SSS? Magpa-file lang kayo ng sickness notification. So kung hindi ka pinapasweldo ng kumpanya mo, dahil wala naman silang ganung klase ng wala kayong CBA o wala kayong ganung klase ng benepisyo pag nagkasakit ka, no work no pay. Sasagutin ng SSS kung ikaw ay aktibong miyembro ng SSS. Ayan, pagkat ikaw at ang SSS, kabalikat ng bayan. Pambira, no? Kung hindi pa naman tayo, akala siguro ng mother, wala ba tayo dyan? Wala ba tayong padala mula sa SSS dyan? Birthday mo naman, no? Happy birthday, mother. Wala ba tayo dyan? Ay, hindi ho bayad na pagsasahim papawid yun, ha? Sinasabi lang natin na napaka-importante na tayo po ay miyembro ng Social Security. SSS, ha? Yan, kayo, nagbabayad pa kayo sa iba. Saan-saan. Saan-saan, para lang propaganda ang inyong mga sinasabi. Ito, kami na mismo. May talent pa. May kanta pa. May kanta pa. Yung pa rin ba kanta nila? Yung pa rin ba, mother, ang kanta nila? Dapat yung hindi binabago yan, eh. SSS. Kabalikat ng bayan. Meron na ako na-convince dyan, kumbachero, at kukuha lang niya ngayon at meron na siyang SSS number. Yan ay walang iba kundi tumutugon sa pangalang Rene Parkon! Ngayon! Hindi, kailangan na lang niya. PhilHealth, wala pa rin siya hanggang ngayon. Tinan mo na, PhilHealth number lang. Hindi ma... Di ba, kumbachero? Pag na-hospital ka, makakatipid ka ng hanggang 20%, di ba? Tapos may mga sakit yan na libre. Libre. Sagot talaga ng PhilHealth. Napakalaking bagay. Pag-ibig, kumbachero. Pag-ibig. Pag-ibig na yan. Pag-ibig, kukulekta yun. Gagamitin lang nila kung saan-saan yung pera mo. Pera ko na yan. Hindi ako na gumamit yan. Di ba? Pero wala tayong kamalay-malay. Para lang pala tayo nag-aalakan siya sa pag-ibig. At tumutubo pa ang kwarta natin. Ayan. At pag miyembro ka ng pag-ibig, maaari kang makapag-long. Ayan. Kung ikaw ay tuloy-tuloy na nagbabaya dito. Ayan. Kaya ang ikaw at ang pag-ibig, kabalikat ng bayan. Lahat. Pareho-pareho pala yun. Pareho-pareho. Turo niyo sa amin yung mga kanta nyo. Ang alam lang namin, what is love? Is there really such a thing? Ang mga kumbachero ng bayan, Ka Tunying at Ka Jerry. Dos por dos. Marami ang excited, ha? Marami ang excited. Marami ang excited dito ho sa mangyayari sa atin sa NAIA Rehabilitation dito sa airport natin. Yes. Dahil ito po ay official na, in-announce na ang grupo ni Ninong. RSA, siyang magte-take over na sa NAIA. Kailan ba magsisimula ito, kumbachero? Kung muna yung kumbachero, magkakaroon ng official na pirmahan. Mm-hmm. Tapos magpaplano kung kailan nila gagawin yung, kung ano gagawin nila doon. Ayun, kung sisibakin naman yung mga pwesto doon. Anong mga kailangan. Pero excited ng marami sa magiging pagbabago. Totoo. Alam nyo mo na, pag sinabing RSA, iba kagad ng
ba yung pinag-uusapan natin nung Biyernes, di ba? Biyernes lang nag-uusap tayo na 82% ibibigay sa gobyerno. Ibibigay sa gobyerno. Saan ka nakakita nun? Saan ka naman? Hindi ba, kumbachero? Parang palugi yata yun. Pero yung iba kumbachero, hindi masyadong, although napakagandang balita yun para sa gobyerno. Yung iba kasi, ang tinitingnan kasi kagad, What's in it for him? Anong mangyayari diyan sa NIA? Yung excited sila sa gustong makitang improvement diyan sa NIA, yan terminal 1, 2, 3, ilang terminal na ba yan? 4, kumbachero. Yung terminal 4 ay itong yung old airport na yung iba pa yung domestic. Road. Hindi, iba pa. Iba pa yung domestic. Yun yata yung yan, yung domestic. Yung domestic na ilang tao lang pwede malulan. Kaya nga. yun, tingnan natin kung ano mga magiging pagbabagong mangyayari dyan. At alam naman natin kapag na-privatize, at lalo na kung ang mga ngasiwa ay isang kilala. Individual o grupong kilala sa mga infrastructure eh nakaka-excite talaga. Nakaka-excite kung bachero. Of course, kung meron man pong magagandang kumbaga very optimistic ka kaganda airport, baka kasing ganda na to ng Hong Kong Airport. Ayan, o baka maging kasing ganda to ng Shanghai Airport. Mm-hmm. O maging Singapore Airport. Ayan. Paano naging mongo? Kung magiging ganun, mag-aalala, saan naman nila babawiin yan? Baka tumaas naman yung terminal fee. Baka isa tumaas naman ng mga presyo ng pagkain dyan. Basta lahat, medyo kakabahan ka ng konti. Sabi nga po, mga kababayan, you pay for convenience. Ayan. You pay for gusto satisfaction. Gusto mo ng servisyong maganda, bayad ka rin ng maganda. Yun lang. Kung gusto mo ng murang servisyo, huwag kang mag-expect masyado ng quality. Yun nun. Ganun lang ho yun. Pero ngayon, ang expectation natin kung bachero, ang pangalan pa lang rehabilitation. Ayan, rehabilitation. Talagang ayusin. Merong ayusin. Pag naayos, woo! Saka tayo mag-usap. Yan. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2 por 2 sa DZRH. ACS Balita, susunod na! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. RH number 1. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, you need toothpaste for brushing every afternoon. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas, hanggang Kamindanawan, basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Lunes, 19 ng Pebrero 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Gobyerno kikita ng 900 billion pesos mula sa pagsasapribado ng NAIA. Ayaw ah, kala ko ayaw na ako magsalitain nito. Kasambahay, manggagawa sa Davao Region, may taas sahod sa susunod na buwan. Panibagong oil price hike, nakaamba na naman bukas. Philippine Coast Guard, wala daw pong ebidensya na gumagamit ang China at Vietnam ng cyanide sa Scarborough Shoal. Isang baby na tinangay sa Maynila, nabawi na. Death toll sa landslide sa Davao de Oro, umakyat na sa halos 100. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baja. At ito ang ACS
ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, kikita raw po ang gobyerno ng 900 billion pesos mula sa pagsisipribado ng NAIA. Ayon sa DOTR, magbibigay ang SMC SAP Company Consortium ng 36 billion pesos kada taon sa loob ng 25-year concession agreement. Mas mataas ito kumpara sa taunang 1.78 billion remittance ng International Airport Authority para sa operasyon ng NAIA mula 2010 hanggang 2023. Ang laki ng diferensya, ano? Ang kano raw yung 1.78 lang pala ang ngayon ang remittance. Eh, pero ang mangyayari kapag nagsimula na itong privatization, 36 billion pesos per year for 25 years. Mm-hmm. Una nang nag-alok ang SMC SAP Company Consortium ng pinakamataas na 82.16% revenue share sa pamahalaan. May aasahang taas sahod ang mga minimum wage earners at kasambahay sa Davao Region. 19 pesos ang inaprubahang daily wage hike ng Regional Tripartite and Productivity Board na hatiin sa dalawang tranche epektibo Marso 6. Eh, yung kaya patok na patok yung 100 pesos eh. Mm-hmm. Isipin mo, 19 pesos lang yung wage hike, hahatiin pa sa dalawang bigay. Dalawang hulog pa. Oh, eh, talaga naman. At saka probinsya to kung bachero. Oh. Magiging 481 pesos na ang sweldo ng mga manggagawa sa non-agri sector habang 476 sa agri sector. Mm-hmm. Itinaas din po sa 6,000 piso ang buwan ng sahod ng mga kasambahay sa chartered cities at first class municipalities sa Davao Region at 5,000 piso naman sa ibang bayan. Anong region 'yan? Davao region. Eh, yan tinong magkano ang ano 400 lang pala. 481 ang minimum wage. Magiging minimum sa non-agri, 476 sa agri sector. Pag idinagdag na 'yan. Pag dinagdag na. Kaya nga mababa eh. Ang totoo noon, kumbachero, panahon naman na talaga para magkaroon ng siguro paano ba natin sasabihin 'yon? Parang correction. I-correct ang sweldo kasi hindi po iba ang kinakain ng taga-probinsya at taga rito, so, taga-Manila. Ang presyo mas mahal pa nga sa probinsya. Kaya marami ho tayong mga taga-probinsya ang gusto talaga pumunta rin sa Manila. Totoo. Mas malaki sweldo rito eh. Mas malaking dihamak eh. Sa bigas lang kumbachero, may mga probinsya mas mataas ang presyo ng bigas. Sa probinsya kaysa dito sa Manila. Mas mataas ang gusalina. Probinsya pa 'yon, ha? O Machira, mas mataas ang gusalina kaysa dito sa Manila. Mas mataas ang pamasahe kaysa sa Manila. Mm-hmm. Pero ang sweldo nila doon sa probinsya, mas mababa. So ba't ganun? So mas mahirap ang mas mataas ang cost of living sa probinsya kung ikukumpara sa Maynila. Ganun. Kaya ano mangyayari doon? Magsisiluwasan dito yan. Talaga, kahit anong balik probinsya program ang gawin natin, wala. Walang mangyayari. Kukunin lang yung ibinigay mong pamasahe. Halimbawa, namimigay ka ng 20,000 o 30,000 na pabalik. Babalik nga yun, magbabakasyon lang. Magbabakasyon lang sa probinsya, pabalik din ang Maynila. Yun! Alas 6:24 ang ating oras. Maayong buntag kaninyong tanan, mga Bisaya. Mata na mabudiha. Gising na ba kayo? Nakaambar man ang mahigit sa pisong taas presyo sa produktong petrolyo bukas. Matapos ang kakarampot na rollback noong nakaraang linggo. Sinisi ang panibagong oil price hike sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Pagtaya ng OPEC na mas mataas na demand ngayong 2024, tumaas na stockpile ng Amerika at ang naantalang shipping sa Red Sea. Alas 6:24 na ng umaga, Lakyam Yapsihun. Mga kababayan ko na taga Masinloc, Zambales, eto na ang balita. Masinloc, Zambales? Masinloc. Alam mo ba kung bachero na dyan ako nag grade 2, 3 and 4? Ganun ba? Eh, batiin mo rin, kababayan mo rin. Mga taga Masinloc, Zambales. Marami pala dyan, Ilocano.
sa Masinlok. Masinlok, magugulat ka kung bachero. May mga... May bukod na wika ang Sambales, yung Sambal. Pero medyo, kaya lang, katabi nga rin yung Pangasinan. Pangasinan. Ang Pangasinan, halo rin na Ilocano at Pangasinense. Ayun, mga ganun nga. Batiin na natin ang mga taga Masinlok at mga taga San Felipe ng may... Naimbag na bigat. Kada kayo amin. Apo! Agreeing kayon! Gising na! At yung mga taga Pangasinan, batiin mo na rin. Masantos siya kapwa saan at sa kayo namin. Agbangong kila! 6:25 ng umaga, wala pa raw pong ebidensya na gumagamit ang mga mangisdang Chinese o Vietnamese ng cyanide sa Scarborough Shoal. Ang kay Coast Guard spokesman for West Philippine Sea, Commodore Jay Tariela, walang nagpapatunay sa cyanide fishing ng China o Vietnam sa Bahura, taliwas sa sinabi ng BIFAR. Ang bihira, hindi pa kayo nag-uusap, ano? Mm-hmm. Dalawang ahensya, pwede namang mag... can I text you? Can I PM you? Can I call you? Can I call you? Pwede namang mag-usap, Nag-statement yung BIFAR, may cyanide fishing, tapos biglang kukontrahin ng Coast Guard. Ano ba naman yan? Una rito, ibininyag ng BIFAR na sinasadya daw po ng mga mangisdan Chino na sirain ang baho di Masinlok upang hindi na makapangisda ang mga Pinoy. Usap. Wala ba kayong load? Yun ang problema. Maki-wifi na lang kayo. KCS Balita. Alas 6:26 ang ating oras. Maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamaw, gising na. Ligtas na naibalik sa kanyang ina ang sanggol na tinangay ng isang babae sa Ermita, Maynila. Kusang loob na isinauli ng suspect na si Jenny Fernandez ang 7 buwang gulang na sanggol sa kanyang inang si Alpha Mercado sa Baclaran, Paranaque, matapos mag-viral ang post singgil sa pagtangay ng sanggol. Ayon sa suspect, wala siyang planong nakawin ang baby na kusang ibinigay sa kanya ng tatay ng ina. Dahil pagod na raw siya sa pag-aalag. Si Lolo ganun. Ibinigay ng Lolo dahil pagod na raw siya sa pag-aalaga sa kanyang apo. Sinabi ni Jenny na binilhan pa niya ng gatas at diaper ang sanggol nang iuwi niya ito sa kanyang bahay. Ngunit laking gulat na niya nang makita sa social media ang post na nagsasabing tinangay niya ang sanggol. Ayun, ang baby. Kwento naman ganun, ng ganun ang magiging kwento no. Kwento naman ng lolo ng bata, pinahawakan lang niya sa suspect ang apo dahil naji-jingle siya at pagbalik niya ay wala na ang sanggol. Nako, kanya-kanyang kwento. Sino tayo maniniwala ngayon diyan? Pero ang kainaman nito kung bachero yung pinaakusahang tumangay ng baby. Ganun ang pagpapahalaga sa bata, sa sanggol. Hindi katulad ng isang balita natin nung nakaraan. Iniwanan yung sa sanggol. CR, sa CR pa. Ipinanganak, iniwan sa CR yung bata, yung sanggol. At lumilitaw, magkakasapakat pa yung mga magulang at yung ina. Yung bata. Nako po, yun na nga. Alas 6:28 na ng umaga. Puntahan natin ang mga kababayan nating mga taga Bicol. Diyos maray na aga sa Indugabos, mga Bicolano, mata na kamo, gising na! Sumipa na po sa halos 100 ang mga nakuhang bangkay at bahagi ng katawan mula sa Ground Zero sa landslide sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Sa uling report ng MDRRMO sa Maco, 19 nakuhang bangkay ang hindi pa nakikilala. Ito yung baka maisama sa kwan kong bachero, no? Yung mass burial. Habang siyam ang nananatiling missing at hinahanap pa sa gumuhong lupa. Susunod! Tito po! Meron daw 3 tulak ng droga sa Caloocan na nasamsama ng 300,000 halaga ng shabu! Aba. Report ba ito ni Edwin Duque, Mother? UL? Ayun, ako. Binura. isa pong pagtutuwid. Noon pa ho palang Biyernes yun. Nabasa ko lang. Iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng CS Balita. Alas 6:29 ang ating oras. Distintang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi!
Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yoo-hoo! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Bonita. Alas 6:36 ang ating oras, tuloy ang ACS Balita. Umapila si Senate President Juan Miguel Zubiri sa Philippine Military Academy alumni na protektahan ang konstitusyon at soberenya ng bansa. Ginawa ni Zubiri ang panawagan sa kanyang pagdalo sa alumni homecoming sa Baguio City bilang honorary member. O nga pala, nitong weekend yan. Mm-hmm. Alumni homecoming ng Philippine Military Academy sa Baguio. Nilinaw po ng AFP na pwede pa rin gumamit ng Chinese app na TikTok ang mga sundalo sa kanila mga personal na cellphone. Ito ay sa kondisyong hindi konektado ang cellphone sa military network at bawal mag-post na maaaring makompromiso ang seguridad ng sandatahan lakas ng bansa. Ayun. Pero kung ang cellphone ay issued by the government, yes, by AFP, oy, bawal yan. Bawal. Oh, meron pala silang gano'n, ano? Mm-hmm. Issue ng na cellphone. Meron. Oho. Ayun. Bawal. Eh kung personal na cellphone, pwedeng mag-personal account. Tapos pwede na rin magpakipakita ng mga puwet-puwet dun. Baka. Sundalong lalaki o sundalong babae, sasayaw-sayaw na gano'n. Eh, diba, gano'n naman ang TikTok. Doon nagsimula. Doon nagumpisa. Nung marami na nanonood, naging, naging business naging, platform na. Selling platform. Platform na. Mm-hmm. Pero pinakamarami doon, ang basta't nagpapakita ng puwet, ay, maraming views yan. Maraming views. Oh, yung mga naglalaban na walang bra. Tsaka, yun. Naghuhugas ng sasakyan. Patuwad-tuwad. Tapos ang damit, kita na lahat. Ang daming nanonood nun. Tapos yung nagsasayaw na, yung mga mapang-akit na sayaw, kumbachero. Parang antog. Luma-luma. Luma-luma yung tugtog. Mga ganon. Siguradong matataas ang views nun. Pwede kaya yun. Pwede kaya yun baka AFP? Baka pwede yun sa loob lang ng kwarto. Hindi, mapapagalitan sila ni... Pwede kaya nilang i-post yun kahit sa sarili nilang baka cellphone? Naman, baka naman, ako, kung ako ha. Kahit, alam mo naman, pagka sundalo, iba ang level ng... responsibility diyan eh. Oo. Dapat huwag. Dapat hindi. Dapat, hindi. No? Dapat, dapat talaga magkaroon. Pati mga pulis nga eh. Dapat talaga magkaroon na ng policy diyan. Sa mga pulis, ang dami natin nakikita, di ba? Yung sumasayaw ng group, okay naman yun. Oo, okay lang yun. Yung napanood natin dati, yung mga tinray ni General West Raymundo Ubingke. Asa na ba si General? General Ubingke, saan ka ba ngayon? Na-miss ka na namin. Na-miss ka na namin. Yung mga tinray train mong magagaling sumayaw dyan sa Bicol eh. Ay, saka magagaling talaga. At mga babaeng policewoman babaeng, yung mga yun. Gagaling, wala, hindi ba sumali yung mga lalaking policewoman? ayaw ni General West Raymundo Ubingke sa mga ganun. Parang babaeng Boy Scout. Ikaw ba? Ikaw. Ako ba? Ako na ba? Hindi ko inaasahan sinabi. Nasa 459 na PDL o Person Deprived of Liberties mula sa Bilibid ang inilipat sa Iwahig Prison and Penal Farm sa Puerto Princesa, Palawan. Ayon kay Bucor Chief Gregorio Katapang Jr., ito ang isa sa kanilang mga hakbang sa pag-decongest o pagbabawas ng preso sa kulungan upang maibsan ang overcrowding sa pasilidad. Alas 6:39 ang ating oras. Buenos dias con todos, mga Chabacano. Gising na ba kayo? Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Philippine Coast Guard at BIFAR na manatili sa West Philippine Sea. Ayon kay Coast Guard spokesman for West Philippine Sea, Commodore Jay Tariela, partikular na binanggit ng Pangulo ang deployment ng tropa sa Bajo de Masinloc sa ilalim ng bagong Pilipinas campaign.
Sinimula na ang mga paghahanda para sa trade mission na ipadadala ni US President Joe Biden sa Pilipinas mula March 11 hanggang 12. Engineer Tony Nanggal, hanggang March 12 pala ito. Kasama ba si Tito Fred dito sa trade mission ng Amerika? Ito ang kauna-unahang pagkakataon na magkakaroon ng trade mission ang Pilipinas at Amerika. Umaaray ang mga magbababoy sa bayan ng Pola Oriental Mindoro dahil nakarating na sa kanilang lugar ang African Swine Fever. Ayon kay Pola Mayor Jennifer Cruz, nasa 200 hanggang 300 baboy ang kanilang pinapatay kada araw. Naku po! Dahil sa ASF na isang malaking dagok sa mga residente na hindi pa nakaka-recover sa epekto ng oil spill. Nag-undi pala itong Bureau of Customs, ano? Bakit? Yung January nila ay nag-exceed ng 3.64% sa target. Sa mas target. Mataas ng 3.64% sa kanilang target? Matindi. Nagpapasiklab ng gusto itong si Customs Commissioner Benvenido Rubio! Matindi. Ang galing ha. January. Sabi siguro ni Commissioner nung narinig yung tinaasan yung target nila. Bring it on! Bring it on! Bring it on! Nakita na ba yung pangalawang Ducati? Ano ba yun? Bugatti? Bugatti. Nakita, hindi pa ata eh, no? Hinahanap pa yata. Magkano kaya ang reward dyan? Reward silang binabanggit. May info ka ba? baka lang. Alam mo, pagka ganitong gipitan, ngunguso talaga natin. ACS Balita. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Antabayanan po ninyo, makakausap natin ang COMELEC. Kasama ang 2x2 Tandem, Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Itimang balak. Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha. 2x2 2x2 Teka. Naku, kumbachero, Maiwanan na aeroplano. Napaka-busy nitong COMELEC chairman natin ngayon. Nung isang araw, nandun lang sa West Philippine Sea. Saan ba yun? Sa Kalayaan. Kalayaan. Tapos ngayon, mukhang pasakay na naman sa aeroplano. Chairman George Garcia, magandang morning! Naku, ayun na, naputol. Babalikan natin. Sige nga, UL. Bago man lang makasakay ng aeroplano dahil... Dala na kaya niya yung mga pirma, yung mga papeles, mga dokumento. May mga nananawagan kasi, lalo na itong si Attorney Romulo Manghalintal, isang election lawyer, na dapat daw ibalik na ng COMELEC yung mga pirma documents na yan doon sa mga nag-submit niyan. Dahil wala naman daw salisay yan. Wala naman daw kabuluhan yan. Mm-hmm. Dahil wala namang nag-initiate, walang nag-file. Walang nag-file. So ano nga naman ang magiging bearing nun? Isang basura lang, parang ganun. Basura lang. Itinatabi ng COMELEC. Oo, wala pa naman silang bodega diyan. Di ba problema nila yung mga lagay, warehousing. Yung warehousing. Oo. Andiyan na ba ulit? Very busy. Ang aga daw ngayon ng mga activities eh. Maraming activities si ito. Ayan, balikan natin ang linya natin kay Chairman George Garcia. Mr. Chairman, magandang morning. Magandang morning, Captain Ying, Kat Jerry. Magandang morning din po sa mga kababayan natin. Opo, napaka-busy nyo. May lipad ho ba ulit kayo ngayon, Chairman? Nandito po tayo sa Legazpi dahil nga ating intensive kampanya para sa ating mga kababayan na magpapag-registro. At siyempre, alam nyo, napaka-successful po kasi yung ating registration simula po sa February 12. Mm-hmm. Halos ay tayo nakakakulang-kulang ng 300,000 wow. sa buong bansa na nagpaparehistro. At yun po'y first time. Kato nyo yung ka-Jerry. Dahil na po nung unang araw, 89,000 kaagad na nagpaparehistro. Intindi, no? Yun ho kasi ay dahil pinasimple natin at pinagaan at inilapit natin mismo sa mga tao ang mga registration sites, Chairman. Sadya po, Kat Jerry, Katonying, sapagkat at least po mga 5 to 7 minutes lang inaabot ang registration, isang
pahina na lamang, isang form na lamang ang pipilapan at hindi na po pahihirapan. Siyempre, nilagay nga po natin doon sa mga lugar na kung saan naandoon nagkukumpul-kumpul ang mga kababayan natin, lalo na po sa malls dyan sa Metro Manila. Ayan, oo. Saka alam nyo, Chairman, just for your information, ha, ang laking bagay na tumutulong sa inyo ang mga religious organizations. Ayan, or no. groups. Noon lang, pagsamba sa Iglesia ni Cristo nitong weekend at saka nung midweek pa last week, in-announce yan. May sulat po si Executive Minister Eduardo V. Manalo sa lahat ng mga kapatid sa Republika ng Pilipinas na magparehistro, ang dapat magparehistro ayon sa pamantayan na itinakda po ninyo sa COMELEC, Chairman, just for your information. Katunin, alam niyo po, ay as early as last year, tayo po yung may komunikasyon na sa ating po Executive Minister. Talaga naman ako yung talaga ang aking kaligayahan na gano'n na lamang kataas sa pagkatalam nyo. Si Executive Minister po ay nagsabi rin na pwede kami magpa-register, yung register anywhere, dadalhin namin sa sentral. Yun, kami magpa-register sa isang linggo po yun. Isang linggo, kung kaya naman yung mga kapatid ay atin pong iniimbitahan kung kayo po'y naandyan lang sa may bandang area ng Quezon City. Lalo-lalo na ay baka pwede kayo makadako po dyan sa sentral. Yeah. Pwede rin ho ba dyan sa register anywhere yung lilipat lang ng... Ako, lilipat nga ako. Ito, yung lilipat ng registration. Kasi sa yung dati, kailangan ka mismo pumunta doon sa kung saan district ka. Nang galing. Kung saan ka district galing. Dito ho ba sa register anywhere, paano, Chairman? Jerry, katunin, pwede po. Yan po yung purpose talaga ng register anywhere. Hindi mo na kinakailangan pumunta pa sa lugar kung saan ka talaga lilipat. So, kung halimbawa po, Jerry, katunin, kayo ay dati mga taga-Pasay. Pero kayo lilipat ng Quezon City, nagkataon naman na ikaw ay nasa Pasay, pwedeng doon sa register anywhere sa Pasay. Kahit kayo ay nasa Quezon City, pwede rin na ikaw ay doon magpa-register sa Quezon City at kami na po magpa-process ng registration nyo. Yan. Lahat ho ng registration na yan, new, old, transfer, reactivation, pwede sa register anywhere. Tama po. At actually po, nung isang araw, nasa Tagaytay din tayo at napakadami rin doon nag-avail yung register anywhere. Yan po ay available sa lahat po ng highly urbanized cities, kasama po ang capital towns and cities sa buong Pilipinas. So asahan niyo po yan at abangan ng mga kababayan natin, lalo pat hindi kayo nakakapasok ng hindi kayo nakakapag-register Monday to Friday. Pwede po ng Saturday. Nandiyan po yung Register Anywhere program natin. Nabanggit niyo yan kasi nga karaniwan yung iba hindi makapag-registro dahil kailangan umabsent sa trabaho o umabsent sa eskwela para lang makapag-registro. Abangan po ng ating mga kababayan sa DSWD, Department of Health, sa Supreme Court, sa ating mga constitutional commission, at iba pang ahensya ng pamahalaan, pati po mga pribadong institusyon, kahit po dyan sa DCRH, dadalhin natin ang registration anywhere. Upang yung mga kababayan natin, mga empleyado, ay hindi na po aalis ng kanilang opisina at gala lang namin paparehistro. Opo. Last na lang po, ano po ang mga requirements, Chairman? Katuwang nyo po kami dito sa public information dyan. Ano po ang mga requirements na mga gusto pong magparehistro, magpalipat ng rehistro o magpa-reactivate ng kanila pong tala? Katunin, Ka Jerry, simple lang po. Isang government-issued ID lang po ang kanilang dadaling. Kung ikaw naman po estudyante, kahit po isang student ID niyo po. Ngayon po, hindi po namin tinatanggap ang ating pong mga sedula, ang ating pong company ID. Eh, na inahuli na po tayo dyan na sa bandang area na Makati, gumamit ng napakadaming company ID. Hindi naman pala talaga makataga doon. Hindi rin po natin tinatanggap ang police clearance at NBI clearance. Ito yung mga flying voters, kumbachero. So, government-issued ID ang kailangan. Pwede po ang kahit na senior citizens ID at saka po postal ID. Bibigyan niyo pa ba kami ng kwan ng COMELEC ID? Ako po naghihintay mga 30 taon na yata umuboto, hindi pa dumarating yung COMELEC ID ko eh. Plano po natin katunin kanina sa ating mga OFW. Chairman. Baka, tapos saka natin po i-issuehan naman dito sa ating batas andahan. Pero ngayon baka maikuha namin ng budget kahit man lang muna sa mga overseas Filipino. Ayun. Okay. Sigot, suporta kami diyan sa registration na 'yan. Chairman, dito ho sa pirma, yung mga dokumento raw na mga pirma daw na tinanggap ninyo dapat daw ibalik niyo na o ihagis niyo na kung saan niyo pwedeng ihagis.
Dahil hindi wala naman daw hong kabuluhan yan. Ano bang ang magiging disposition ninyo sa mga pirma na yan? Actually po, yung mga pirma naman na yan, amin pong ino-offer na doon sa mga proponents na kung gusto nilang kuhanin na sa mga local comelec natin, pwede po, basta ba isurrender din sa amin, ilang kapalit, yung mga certifications na in-issue po namin. Nag-issue po kasi kami ng certification bilang ebidensya ng pagtanggap kung ilang pahina at ilang pong lagda yung natanggap po namin. So yun po, available at pwede pong gawing option ng mga proponents. So, pero ito po, hindi namin basta-basta pwedeng ibasura o isang tabi na lang kasi nga po ito yung accountability ng Commission of Elections. Siyempre po, tinanggap yan ng mga local comrade namin. Pag yan naman inawala, baka naman pumakasuhan yung mga local comrade natin. Sabi ko nga, hanggang ngayon wala naman visa yung mga signature pages or signature sheets na yan. Panahon po, yan po yung mga mere scrap of papers sapagkat Chairman, konting ikot. Ayan, nawala kayo. Nawala ho kayo sa dulong, sinabi nyo. Hindi pa naman yan magagamit sa isang formal na petition. Kung kaya, again, as of this point, ito po yung isa pang mga walang kwenta pang mga dokumento. Mm-hmm. So kung dahil sa wala pa namang nag-initiate, wala pa nag-file ng petition para sa pirma, ang tinatawagan natin ay yung mga nagpadala sa inyo na sila mismo ay kunin na yan. Kasama na rin po yung mga pumirma sapagkat tayo po noong isang linggo ay naglabas ng isang forma na kung saan yung po mga nagsipirma ay pwede po mag-withdraw ng kanilang mga lagda at napakasimple lang po nung aming firma, yung aming form na nilabas. Pwede pong, yung may nakalagay po doon na kung ano yung rason ng kanilang pag-withdraw, pwede po nila hindi lagyan yon. Option lang po yun, option. Para naman, at least sa feeling ng mga kababayan natin, kahit hindi umaandar ang proceedings ngayon ng People's Initiative, ay at least nakapag-withdraw sila. Doon sa feeling nila ay dapat sila mag-withdraw. Okay. Klaro yun. Mr. Chairman, maraming salamat po at ingitin nyo na lang kami kay Bulkang Mayon. Maraming salamat po, Katun Yung, kay Jerry. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Nandun pala siya sa Legazpi. Actually, hindi Legazpi Airport, Gumbachero eh. Nasa Daraga na ang International Airport ng Bicol. Di ba yan yung matagal na natenga nung pagdating ni Secretary Artugade? Natuloy din. Sa Daraga yung International Airport? Nandun yung Legazpi Airport. Wala na yon. Ang location niya talaga Daraga na. Ayun. Daraga. Yung ba yung pagbaba mo ng eroplano hindi ka muna pupunta sa terminal dahil magpapapicture na muna. Ang backdraft mo ay alam yung Bulkang Mayon. Yun mismo. Kung nagpakita. Napakaganda niyang Bicol International Airport. Diyos marahin aga sa Indo Gabos. Matalamo! Ang mga kumbatsyero ng bayan, Katunying at Kajerry. Dos por dos. 4 minuto na lang, alas 7 na. Katunying at Kajerry. Dos por dos. Let's move and gay and get it on. Yeehaw! Oy, tinatanong lang nitong si Jing Irene Pido Ramirez, kumbachero. Nanonood ba kayong dalawa at alam nyo na may mga ganyan sa TikTok? Ganito yan. Ipapaliwanag namin yan sa'yo, Jing. Kami bilang mga mamamahayan, kailangan nating nakikita. Kasi paano mong maipapakita? Kailangan mong, para makita mo ang tama, kailangan makita mo rin ang mali. Tama. Mas makikilala at makikita mo kung ano yung tama kapag nakikita mo kung ano yung mali. Diba? But why? Kaya kung tinatanong mo, meron ba kayo? Nanonood ba kayo niyan? Kaya nga nababanggit namin sa inyo, na ikukwento namin at naibabahagi namin sa inyo kung ano yung mga mali. Yan, yung mga pagpapakita ng mga puwet-puwet na yan. Kaya napaka-importante po yan. Yung pagkending-kending ng mga yung mga mapangakit na mga sayaw. Yung mga may mga sayaw ngayon na kunwari hindi nakatingin sa camera yung antas sayaw. Kunwari, kunwari walang camera. Kunwari walang camera, di ba? Oo, may ganun. May ganun na ganun style, tapos yuyuko. Oo, nako, tutuwad-tuwad. Meron pa naman na, di ba, nasa isang mall o nasa isang bigla na lang babanat ng sayaw doon. Di ba? Yun yung tapos may sayaw pa na tatagilid na gano'n, tapos gagano'n ng konti. Di ba? Tama. Parang manok na...
Pinapanood. Alam na alam ni Norman yun. Alam ni Norman. Kasi gusto rin malaman ni Norman yung mali. Yung mali. Para hindi niya gawin. Ayun, yun na sinasabi natin. Pero kapag ikaw ay nasa gobyerno, ikaw ay official, lalo na kung ikaw ay official ng gobyerno, tingnan nyo yung isang, kailan ba yung may napulaan na isang undersecretary yata yun sa Malacanang na nagpunta pa naman sa New York at nagpatuwad-tuwad doon. Ito naman naging malaking issue. Malaking yun. Issue kasi official ka na ng gobyerno eh. Oo, hindi ka iba na, nire-representa mo na yung gobyerno, yung lalo na yung opisina mo. Akala ko nga natigil na yan eh. Oo. Tuloy-tuloy pa rin pala. Bet, nasa gobyerno pa rin ba siya? Nasa gobyerno pa rin. Oo, na-promote na eh. Mariose. Oo, di ba, gusto mo mapakita ko? Sige nga. Mm. Teka, magko-commercial lang mo kami, titignan ko lang. Mariose naman! Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ayan nga pala ano. Undersecretary. Oh, naka-consye. Oh. Naka Ito ho ipinapakita ho sa ay nakikita rin pala sa nakikita rin pala sa RH Television. Hindi ba? Naka kaya lang ano yung suot? Ilarawan mo na lang kung bakit. Pwede ba ikaw na lang mag Ay, ayoko. Ayun. Nagtalipa ng mata. Hindi ba? Iyan ba ay sus Mario. Kahit pa maganda siya, ma kompa, pero hindi siya. Ha? Ayun na, si Norman daw, siya na lang daw mag... Tinan mo na. Kaya yung mga taga-gobyerno natin, tapos sasamaan loob nyo kapag ka natatala, binuyang nga, binukangkang nyo yung... Tapos ipinose. Buti sana kung kayo-kayo lang. Sa group lang, tapos nagpasahan lang sa group chat. Ito, nakapost ba yan sa TikTok ba yan mismo, kumbachero, o Facebook? Eh mukhang TikTok ito, kumbachero eh. Ang pangalan niya, Undersecretary Bukangkang eh. Tinan mo na. O, pinangalanan na tuloy siya. Na. Nako, Yusek, alam mo kung sino ka. May talent ka talaga. Sa nakikita namin kung paano ka commending. Hindi naman lahat. Si mother namin dito, ilang beses namin hinihikayat na... mag-sample hindi talaga, kaya hindi ay, kaya hindi ko linya yan sa ni mother eh. Yan talagang mukhang dati siyang talagang ano eh yan talaga ang mukhang yan ang trabaho. Magaling siya sumayaw dancer pole dancer yata yan kung bachero eh ganun o ano man kung ano man yung pinagsanayan niya hindi na ho angkop sa kanyang profession o sa kanyang position ngayon sa kanyang trabaho. Siguro kung gusto niya talagang ituloy ito sa paraang hindi ganito una hindi ganyan yung suot niya. Eh ano ba suot? Nako po inang. Baka hanapin tuloy ni ano yan. Talaga Mario Joseph. Pero wala pong kandito, hindi po natin sinasabi na tayo ay perfecto. Yun lang mga lantad kasi may accountability po itong mga ito eh. Di ba pagka public official, public office is a public trust. Public officials or officers and employees must at all times be accountable to the people. Ayan. And live modest lives. Live modest lives. Diba? Eh, wala na eh. Eh, kagabi nga, may kabidahan ako kung bachero eh. Ito, wag magtatampo yung mga congressman ha, mga congressman. Wag magtatampo. May problema daw ngayon sa parking. Minsan, nagkaka-traffic daw dyan sa Congress. Sa parking, sa loob. Sa loob. Mm-hmm. Pero sabi ko, ganun eh. Dati naman na yun eh. Sabi ko, sa dami ng empleyado ngayon sa Kongreso, saka mga congressman pa, may bisita. Hindi. Sabi niya, ang problema ngayon, ang traffic doon sa helipad. Talaga? Ibig sabihin, traffic ng mga helicopter? Sabi ko, ganun na ba ngayon? At ang mga usapan na pala ngayon, kumbachero, ang usapan na ngayon,
kung anong klase ng chopper ang bibili. Wow, tingnan mo nga naman. Eh saan ka pa ba naman? Uh-uh. Eh by the billions na ang ito hindi natin tinatawag ngayon ng pork barrel fund. Uh-uh. Pero dating pork barrel fund dati pa countrywide development CDF. CDF noong una yan, tapos naging PDAF. Ngayon ho ay hindi na ganoon ang tawag, pero same animal. Same animal. Ganun-ganun din. Now, dati lang kasi, nauna yung pondo bago i-identify yung project. Ngayon ho, kailangan i-submit muna nila yung mga project tsaka yung halaga isasama sa budget. Sa budget. Pero, ganun din ang sistema. Ganun same din ang proseso. Same dog, different color. Itatanong nyo, sino bang namimili ng contractor? Sino bang tumatanggap ng porsyento? Parehong-pareho pa rin ng pork barrel. Eh, ang mas malungkot nga nito, kumbachero, ang malungkot nga nito, hindi yung sino ba namimili ng contractor, hindi ganun eh. Siya mismo contractor! Ay, so yun ang masakit. So dati, ang mga kontratista ay nakikipag-usap lang sa mga kongresista. Ngayon, siya kausap niya sarili niya sa salamin. Sarili ko! Ako pipili ng proyekto na to at ako din ang magtatayo. Sang-ayon ka ba? Oo! Oh, sumasagot din kaagad. Ang mga kumbatsyero ng bayan, Katunying at Kajeridos. Music Ariel Nepomuceno ng OCD ay napa-text kaagad. Sino yung... Naghihinging balang link? Sino yung Yusek Bukangkam? Si Florante Rosales, pengi daw ng link at ipapakita raw niya kay Senator Lito Lapid. Kay Supremo. Sige nga. Ipakita mo, Florante, at ng ang mga mambabatas natin, mga senador natin, punahin yan. Ayaw pa palang tumigil eh. Eh akala ko, di ba, naalala mo nung bumiyahe ang Pangulo sa New York ba yun? Oo, sa New York. Tumuwad-tuwad siya doon. Sa mga building doon. Oo, sa building. Oo. Sa Trump building yata yun. Oo. Eh tapos, eto na naman. Anak ng bakang dalaga. Paano naman tayo dyan? Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon na makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Lunes, Feb 19, 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Construction worker patay matapos barilin ng security guard sa kainitan ng pagtatalo. Suspect hawak na ng CIDG Laguna. Panibagong kaso ng road raid sa Subic, iniimbestigahan ng LTO. E-trike driver inaresto matapos murahin ang pulis na sumita sa kanya sa Maynila. Bureau of Customs, tinututukan ang mga online sellers na nagbebenta ng mga peking produkto ng branded products. Iba yung headline natin sa... Dumailitaw. Sa DZRH Teleradio. Bali, alas 6 ng umaga yan. Aabot pang, niya. Pang-ACS yan, Yuel. Pakisabi sa kanila. BOC, Bureau of Customs, tinututukan ang mga online store na nagbebenta ng mga pekeng produkto ng branded products. Ito na nga pala yun. Sakit na makukuha sa tag-init. Pinaghahandaan na ng DOH. At Manny Pacquiao, tinanggihan na lumahok o na makalahok sa Olympics dahil may edar na ayon sa International Olympic Committee. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... Sa detalye ng ating mga balita, nauwi sa pamamaril at mainitang pagtatalo ng isang construction worker at dalawang security guard ng Calamba Premier International Park sa Laguna.
Nag-viral sa social media ang video footage ng pamamaril ng security guard na si Demetrio Sagusay sa biktimang si Ronald Santillan. Mabilis na tumakas ang suspect ngunit sumuko rin kahapon sa CIDG Laguna. Ito pala yung video. Ayan, nasa may pagitan silang bakod. Pwede nga nating parinig yung audio niyan eh. Kasi nga natin yung audio. Yung mismong victim ang nakapag-video niyan. Yung victim mismo? Oo. Ito, may nagsasuot ng helmet. Ito yung security. Palagyan na nga. Sige. Video natin. Oh, ayan sila oh. Si Ramon. Ito mga to. Ayan. Si Ramon. Ramon ang... Pinapalis kami dito sa tabi ng express. Dahil hindi daw kami dito. Oh. Sir, wala naman kaming ginagawa. Nagpapahinga lang kami. Oh. Tinatakot pa kami oh. Oh, ayan ha. Tinatakot pa kami. Tumakbo yung isa. Oh, sige. Sige, yan. So, ito. Binibidyohan niya, yan. Sir, nagpapahinga lang naman lumapit, kami dito. Lumapit yung nagbibidyo. Wala naman kami ginagawa, yan. Sir, eh. Wala ba kayo sarili ng bara? Nagpapahinga lang naman kami dito, eh. Wala ba kayo sarili ng bara? Mas, ayun, naku. Ayan, sila Mario, sir. Tatlong putok. Oo. Patay agad, eh. Ay sus, Mario Josef, ano? Nasa pagitan sila ng may isang bakod, ano? May bakod. Parang ibang kumpanya yun, yung nandun sa nakabakod. Tapos, empleyado ng ito, yung Calamba Premier International Park sa Laguna. Tapos, itong nagbibidyo ay nasa expressway. Expressway. Nagpapahinga lang daw sila ron. Nagpapahinga sila. Ako, ayan. Ako. Ang tindi yun ito. Kuhang-kuha sa video at ang biktima. Medyo matapang din kasi itong si Santillan. Itong si Santillan, nilapitan pa niya, talagang dinikita niya habang binibidyo niya ganoon. Umalis muna yung guardiya, yung guardiya na to eh. Naiwan yung isang guardiya, yung nandi diyan, naka-blue pa yan. Tapos nung bumalik siya, Bumalik yung nag-helmet kanina, yung nagsuot ng helmet. Basta yung bumalik, yung bumalik. Yung bumalik ang yun ang bumaril. Yun ang bumutok. Tindi eh. Matindi. Ay, nako. Samantala, iniimbestigahan na po ng Land Transportation Office ang pinaniniwala ang bagong kaso ng road raids na naganap sa SBMA sa Zambales. Ang video ng insidente ay naging viral sa social media. Makikita po sa video na ipinost sa FB ang isang itim na Toyota Fortuner na tila sinadyang ibangga ng driver ang kanyang sasakyan sa isang itim na Hyundai Ion na minamaneho ng isang senior citizen. Mabilis na tumakas ang driver ng Toyota matapos ang insidente. Ayon kay Asik Vigor Mendoza, ang hepe ng LTO, malinaw sa video na hindi katanggap-tanggap ang inasal ng driver ng Toyota Fortuner na matapos banggain ay tinakbuhan pa ang kanyang responsibilidad. Ito. Meron din pala nakakuha ng video nito. Yun eh. Tapos, yun sa dulo, bumalik. Umatras. Aatras yan eh. Kita mo, aatras oh. May nakatabing lang na isa, tumabing Tapos, nung nakapwesto niya, inatrasan pa uli niya kung batsyero yung sasakyan. Bumelop eh. Inatrasan yung maliit, yung kotse. Ang initial investigation ng otoridad dyan, kumbachero, yung senior citizen ay abogado. Na nagmamaneho. Yung binangga. Yung binangga. May kasama siyang assistant niya na babae. Tapos, yung nagmamaneho ng SUV, babae din. Babae. Lumilitaw, ito daw SUV driver ay dating kliyente. Abogado pala si Lolo. Yung senior citizen. Dahil nagkasakit, hindi na nakaka-attend ng hearing, binitawan na niya yung kaso. Galit na galit itong babae ngayon. Ganun so, lady kwento. Driver pala ito. Lady driver, kumbachero. Basta ano? Lady driver. Sweet love. Parang hindi sweet ito hindi ngayon. Hindi sweet. Ay, nako. Alas 7:17 ang ating oras.
Samantala, arestado naman ang isang e-trike driver matapos pagmumurahin ng isang pulis sa Tondo, Maynila. Kinilala ng Manila Police District ang suspect na si Abraham Fernandez, 31 anyos, residente ng barangay 123 sa Tondo. Napatid na sinita ng pulis si Fernandez dahil sa e-trike nitong illegal na nakapark sa isang no parking zone sa Juan Luna Street. Bandang alas 4 ng hapon, ngunit imbes na sumunod sa pulis ay biglang nagsisigaw ang suspect at pinagmumura ang pulis sa harap mismo ng maraming tao. Naharap si Fernandez sa kasong paglabag sa Article 148 o itong direct assault at resistance and disobedience to persons in authority. Todo bantay ang Bureau of Customs sa mga online store na nagbebenta ng mga peking produkto ng mga branded na sapatos at bag sa bansa. Ayon kay Customs Deputy Commissioner Michael Fermin. Akala mo ha? Bumubuelo na ako eh. Inutusan sila ni Customs Commissioner Benvenido Rubio. Ayun, yun naman pala na magsagawa ng ganitong operasyon dahil kalahati pala ng mga nakumpiska nila sa kanilang operasyon nung nakaraang taon ay counterfeit goods tulad ng peking sapatos. Hindi kaya peke itong nabili ko na itong sapatos. Sinabi ni Fermin na nagpapatuloy ang kanilang operasyon sa reklamo ng malalaking kumpanya tulad ng Nike dahil sa nagkalat ng mga peking produkto na ibinibenta online. Nagalok na ng pabuya ang custom sa mga informant na makapagbibigay ng impormasyon sa mga produktong ibinibenta online na branded ang tatak. Ngunit peke pala at makakaasa daw po ang publiko na hindi ilalantad ang kanilang identity para sa kanilang proteksyon. Sa ibang balita, nakahanda na ang Department of Health sa mga posibleng sakit o karamdaman na idudulot ng matinding El Nino. Sa panayam ng DZRH kay Assistant Secretary Joey Villarama, tagapagsalita ng Task Force El Nino, bukod sa karaniwang heat rashes, ay pinangangambahan din ang outbreak ng cholera at typhoid fever bilang resulta ng matinding init. Yan po ang binabantayan ng Department of Health. As of yesterday po, wala pa pong naitatala. Pero bukod po dun sa skin diseases po na related sa init, pwede po magka-outbreak po yan ng mga cholera at typhoid dahil sa kakulangan ng source ng drinking water. Pero wala pa pong naitatala at tinitiyak po ng DOH na handa po ang mga public hospitals in the event na magkaroon ng outbreak. Yan po ang report ni Assistant Secretary Joey Villarama. Mga naman si Joey Villarama. Asik ka na pala, Joey. Tatahi-tahimik ka. Asik ha? Asik Pugs. Mm-hmm. Si Pugs. Magandang morning. At isa pang ang alam ko, asik din si Kone. Si Weng Hidalgo. Magkakasama sila. Magkakabat sila. Mag-report ka nga rin minsan, Asik Weng. Sa amin dito. Sa PCO. Samantala, hindi po pinayagan ng International Olympic Committee si boxing icon Manny Pacquiao na sumabak sa 2024 Paris Olympics. Ibinasura ng IOC ang apila ng Philippine Olympic Committee dahil overage na daw po o 5 taon ang lagpas si Pacman sa age limit na 40. Hindi rin siya binigyan ng ticket sa ilalim ng university rule dahil para lang ito sa mga bansang may average na higit 8 atleta sa huling dalawang edisyon ng Olimpiada. Si Yumir Marcial pa lang ang Pinoy boxer na nakaselyo ng ticket sa Paris Olympics kasama si World No. 2 EJ Obiena para sa pole vaulter at gymnast Carlo Yulo at Alea Finnegan. Ay, Ma'am Yolanda Jones, kumusta ba dyan sa Melbourne, Australia? Sa banlagay ng panahon dyan? Sa Aurora pala holiday ngayon, kumbatsero. Dahil pang ilang anniversary, Mother? Founding anniversary ng Aurora. Aurora. Holiday, UL, di ba? Suspendido pala yung mag-ama dyan. 45th anniversary. Yung governor saka vice-governor suspended. Sino nagpapatakbo ng Kapitolyo? Ang nagpapatakbo ng Kapitolyo ngayon dyan, yung board number member. One board member. Ayun. Kasi naging vice-governor siya, tapos nasuspend rin yung governor. Naging acting governor ngayon. Ayun. Abangan nga natin kung sino yung acting governor na yan. Susunod! Dito po!
Ang mga magsisibuyas daw dyan sa Nueva Ecija ay patuloy na umaaray sa bagsak na presyo. At sino itong actress, host, singer at comedian na ilusyon lang pala daw yung binabanggit niyang boyfriend niya? Ilusyon lang pala yon. Eh galit na raw yung lalaki at kakasuhan ito. Kakasuhan itong actress, host, singer na ito sa pagbabanggit-banggit na siya ang boyfriend. Naku po. Sino yon? Lahat ng yan, di ba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Mandahing Balita 722 Champion gawang at mga bagong balita sa DZRH Pangunahing Balita. Seven 27 ng ating oras. Puntahan muna natin ang report ni Tito Boy. Meron daw poste, binangga ng truck dyan sa Santa Mesa. Nako po, may mga naapektuhan kayang linya. RH29, Boy Gonzales. Coming Boy! Jerry, Anthony, maraming naapektuhan ng kuryente. Nawala ng kuryente kanina madaling araw. Nagbubangga itong isang truck na napakalaki sa isang poste na parato sa padulukan ng Bima Patara Moral Masajay Boulevard, Santa Mesa, Maynila. Kinukupunin na ng merato itong sirang poste habang itong MMDA naman ay unti-unti nang tinatanggal itong truck. Ang napakalaking truck sa may lamang kofra. Kanina madaling araw nang bitang nawala naman ng pedo. Nakupo. At tuloy-tuloy itong mismong truck sa pinaka-isang dusali. At mabuti ayon sa mga nakasaksi, walang nasaktan sa naturang aksidente. Halos na problema yung mismong truck sa harapan at sumandal yung pinaka-poste na gawa sa konkreto. Kaya... Pababa ba yan, Boy? Pababa ba yung lugar na yan? Hindi, galing sila ng Ramon Magsaysay sa may stoplight mismo ng Pica Binapa at ng Ramon Magsaysay Boulevard. At may sinasabi ng witness, may kasunod ito at iniwasan niya itong isa rin truck. Kaya nagtuloy-tuloy naman itong truck na nasa may labang parang kopra. At nang bumangga sa poste, madaling araw, kaya wala naman na tao nga naglalakad dito sa pinaka-bakleta. Maraming mga nawala na ng kuryente, supaya ng kuryente sa lugar dahil sa pagbangga na nag-track dito sa natura na lugar. At sa ngayon, ay asabi ng sinanay at nandito yung pinaka-witness madaling araw na nung mabrito yung takbo ng truck kanina, teka mabilis po. Tapos, yun, tinanda na lang niya dun po sa poste. Mabuti nakalabas yung driver. O, nakabukad na po yung pinto. At bago ko ba, bago ng tuluyawang ka, tumaga ako. Okay, si nanay, isa sa mga nagtitinda rito sa mismong gilid. Tumalon yung driver? Tumalon yung driver. Tumalon po yung driver. Nung babangga na, nakatalon pa. Impay natin, ha? Yung pay natin po, na nandutong po sa lita yung upuan niya. Naman, parang nag-shake lang siya. At mabuti wala po kaninang tao doon sa may baketa. Ay, wala po. Pasalamat nga po sa kaminang na walang tao. Kasi dati may mga natuturo po dyan. Pero kanina po wala. Tito Boy, hindi ba no isang linggo lang eh doon naman sa Binondo, truck naman din ang nakadali doon Nawala. So may truck din na pinamaan yung kable ng Meralco. Sa may Binondo, sa may Quintin Paredes. At mabuti, wala rin na sakta. Nawala naman ang kable o supply ng mga internet. Yung mga residente doon. Dito sa mga area. Madaling araw, kaya nagulat sila yung mga residente dito. Biglang nawala ng kuryente. At yung iba ay mabuti ay... nakapasok naman. Hindi naman daw gano'ng mainit kanina madaling araw ay sa mga nakausap ko rito
na mga nawalan ng kuryente. Tinatanggal na yung pinakamismong poste na simento at ilalagay na sa isang mga ayan, na i-atras na actually yung truck. Alos pa dahil UP yung ano, yung sumagilid yung mismong harapan itong truck na bumangga nga dito sa mismong poste ng Merato. Yan pa rin yung sitwasyon. Kaya inaasahan na ayon sa mga taga Merato, magkakamdahin ng supply ng kuryente itong mga residente na napekto ng bumangga ang isang truck sa poste ng Merato. Para sa kauna-una sa Pilipinas, si Charis, ito si Bayo Salas. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, boy! Samantala, ang mga magsisibuyas daw, kumbatsyero, dyan sa Nueva Ecija. Naiiyak na. Oh. Ang mga magsisibuyas, naiiyak na. Bakit? Nanghihiwa ba sila ng sibuyas? Baka ganun na nga lang ang ginagawa. RH25, Grace Anzano. Come in, Grace! Katunying ka, Jerry, hindi nahihilam dahil sa naghihiwa ng sibuyas. Naiiyak dahil sa patuloy na pagbulusok na presyo ng sibuyas ngayon dito sa Nueva Ecija. Bumagsak na kasi ng 35 pesos kada kilo ng good red onion. Ibig sabihin nito, ito yung mga magaganda. Mula sa farm gate, na dati-dati ay pumalo ng 80 milyon. 35 to 40 pesos na lamang ang presyo nito. Mas mura ang kulay puti, bagamat unti-unti lang nauubos itong puti. Bumabok nga sa mga magsisibuyas dito sa Nueva Ecija ang unang naging problema, harabas. Naisalba nga ng ilang mga magsisibuyas ang kanilang mga pananim, pero sa ngayon ay napakamura na nga ng sibuyas. Sa ang isinisisi ng mga magsisibuyas ay dahil sa pambabarat daw ng paahente at buyer. At laging katuwiran, sarado pa ang mga cold storage ngayon dito sa Nueva Ecija. Sa aking pagtatanong, ilan sa mga cold storage ngayon ang unti-unti nang nagbubukas? Ang problema, marami ang may mga nakapedido na. Ibig sabihin, yung slots ng mga cold storage ay mayroon na ritong mga nakapag-pareserve. So mas mailam daw ay mas maagang magpareserve. Ang problema ng mga farmers, wala silang pambayad para sa reservation fee. So yan yung ating update na ngayon ay umuulan. Andito ako ngayon sa bahagi ng Baler Aurora. Ay, kumusta pala dyan? Wala daw pasok ngayon dyan? Yes, katunying. Dahil ito ay piyesta official, dahil nga ika-apat na po, limang taong pagdiriwang ng pagkakatatag ng lalawigan ng Aurora. Buong so, probinsya. Buong probinsya pala walang pasok. Sino mangunguna ng celebration? Wala palang gobernador at vice gobernador dyan. Ang acting governor ngayon ay si acting governor Reynante Tolentino. Siya yung first vote na board member ng Aurora, pero nasuspindi nga yung vice governor namin dito na si vice governor Cherry Noveras. Dumating ulit yung suspension naman noong governor na si yung anak na si Attorney Christian Noveras. Uh-oh. So 60 days yun, umangat ulit si acting governor Reynante Tolentino. Siya ngayon yung acting governor ng Aurora. Aba, matindi pala. So Tolentino pala ang governor ngayon dyan, ha? Kumusta kaya si Ninong Dong Tolentino? Umupunta ba yan sa Aurora? Alam mo, umuwi yan dito sa ano lang, biglang sumusulpot. Bigla. Surprise. Surprise, ha? Sino-surprise visit niya yung kapatid niya? Baka ma-surprise siya. Ayun, ganun pala. Ano ba, so kanyan, 6-1. Ang pinaka-guest of honor. Ayun, ganun pala. Okay. Thank you, Grace, at happy anniversary sa mga taga-Aurora. Walang pasok! Yun! Ito pa. Yan ang ating update. Ito, CRH25, Great Veras and Sano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Registration ng mga e-bikes.
Ano ba say dyan ng mga may-ari ng mga e-bike? RH52, Edniel Parosa. Kami na Edniel! Katuning at Jerry, alam niyo, pabor pala ano, yung ilang may-ari at nagmamanayaw ng electronic bike na iparehistro yung kanilang mga gamit sa Land Transportation Office. Sa maikli nating pag-ikot dito sa San Juan City mula in Domingo hanggang Blumentritt, papasok na sa area ng Mandaluyong. Marami sa mga nakausap natin, eh, rehistrado na pala sa San Juan City Hall. Bago raw sila bumiyahe, pagbibili ng e-bike, dapat itong ipatala sa San Juan LGU kasama ng mga kaakibat na papeles. Kaya para kay Kuyang John John na naabutan natin sa Agora Public Market, mahalaga na rin may legal silang pasihan sakali mang umanong mahuli o masita sa kalsada. Pakinggan natin siya. Oo, oh, pabor ako dun. Bakit, sir? Kasi para safety na rin. Para hindi ka na yung mabalo pa sa mga... Papalengke rin at panghatid naman sa mga eskwela ng mga bata ni Nanay Maria ang gamit niyang e-bike. Kaya naman para sa kaligtasan ng kanyang mga sakay, papor din si Nanay na iparegister ang e-bike at dumadami na rin sa mga lansangin. Pakinggan natin siya. O naman, papor naman ako. Kasi? Kasi, malaking bagay din naman ito na siyempre, pagka nagsabay-sabay, nakaka-traffic dito eh. Pag ano, parang motor na rin kasi ito. Eh, kung paparehistro, okay lang. Papoy naman ako nun. Yun! Siyempre, may mga may agam-agam din, gaya ng isang tatay na si Mark. Nakita natin ang kaspa sa e-bike yung kanyang baby. Hanggang ngayon kasi, hinuhulugan pa raw niya yung gamit niyang e-bike. Kaya baka, madagdag pa sa kanyang gastos ang pagpaparehistro. Pakinggan naman natin siya. Ano, dagdag gastos na naman yung pag nag-rehistro? Salamat na tulad doon ito, installment. At may re-registro, siguro may bayad na naman yun. May bayad nga daw ba? Edniel, may bayad ba kapag nagparehistro sa City Hall? Hindi ko lang natanong, pero mukhang wala. Dahil papeles lang yung binabagit nila. Tinanong natin ang requirements kanina, may mga certain papers daw na kailangan ipasa doon sa City Hall. At paano kaya? Eh, meron bang ano yan? May rehistro ba yung e-bikes at may plaka ba yan? Wala naman, di ba? Wala, Jerry. Oo, at yung tinanong ko naman, anong mga implication ng ano, yung pagpasa ng papel sa City Hall? Ang binabanggit nila ay wala naman daw limitation sa kung saan sila pwedeng bumiyay. At yun nga yung patunay, nandito sila ngayon sa main road ng N. Domingo F. Blumentritt. Wala naman, basta pinagpapasa lang sila nung papeles doon sa City Hall. Ewan ko lang kung ganoon din yung sistema sa ilang mga lokal na pamahalaan. May binibigay bang papel? May binibigay bang papel sa kanila na registered na? Ay, yun ang ano, yun ang hindi malinaw. Kung may awit. Ano katunayan? Narehistrado na yan. Narehistrado sila. Oh, pero kasi sa dependent per LGU, yun ang pinapanggit ng MMDA. Kaya hanggang ngayong araw ay i-consolidate ng Metro Manila Development Authority yung mga ordinansa o kung meron mang mga panukala pang ordinansa itong Metro Mayors para magkaroon sila ng isang stand sa pag-regulate nga ng e-bike at e-trike dito sa Kalakang, Maynila. Alam mo, Edniel, kahit na nakarehistro pa yung e-trike, e-bike na yan, kung ang nagmamaneho ay hindi naman nakarehistro, mawawalan ng say-say yan eh. Kaya nga napag-usapan namin dati ni nung wala ka kumbatsero mga isang linggo. Kausap nung araw lang. si LTO Chief Vigor Mendoza, sinabi ko nabanggit natin sa kanila, pwede bang pag-aralan din yung total dumadaan sa mga main road yan, highway. Baka naman pwede magka-lisensya na rin yung mga yan. Kasi isipin mo, nagmamaneho ka nga ng nakarehistro, ikaw naman na mismo nagmamaneho, hindi mo naman alam ang traffic rules. Mm-hmm. Hindi mo alam mga batas sa kalsada, patay tayo diyan. Oo, ibang bagay yung pagpaparehistro ng e-bike, ibang bagay rin yung pagkakaroon ng lisensya siyempre. Ng mga nagmamaneho o nung gumagamit. Nakita mo ba yung ibang nagmamaneho, diyan ng e-trike, Edniel, mga bata? Mga bata na mamasada, may makikita ka diyan mga 13 anyos, 14 anyos na mamasada na. Oo, tsaka yung halimbawa sa motorsiklo, 'di ba, may mga regulations tayo gaya ng dapat may helmet, dapat may tamang pagsakay ng mga bata. Kanina isa sa mga kausap natin, nakaangkas yung kanyang baby, walang man lang protective gear, kumbaga at tumatakbo
sa parehong kalsada kung saan regulated yung ibang mga motorista. So yun ang pag-aaralan at syempre, kaya yung nabanggit natin within this day, siguro magpapasa yung Metro Manila LGUs na kanilang mga ordinansa o panukala para magkaroon sila ng consolidated na stand dito sa e-bike at e-trike issue na ito. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Danger H, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Edniel! 7:41 ng ating oras, magbabalik ang mga pangunahing balita. Pangunahing balita. This time check is muna at mga bagong balita sa DZR Reach. Pangunahing balita. 7:46. Matapos ang kakarampot na rollback, kasado na naman ang higit pisong taas presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Sa pagtaya ng Uni Oil, posibleng maglaro sa 90 sentimos hanggang 1.10 ang pagtataas sa diesel, habang 1.20 hanggang 1.40 sa gasolina. Ayon naman sa mga impormante sa industriya ng langis, posibleng 90 to 130 maging taas sa presyo kada litro ng kerosene o gaas. Sinabi ng Department of Energy na bunsod ito ng tumitinding tensyon sa Middle East, sumipang stockpile ng US na antalang shipping sa Red Sea at Suez Canal, at pagtaya ng OPEC ng mataas OPEC na mataas na demand sa krudo ngayong 2024. Pumalo na sa 151 million pesos ang pinsala ng El Nino sa Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Ayon kay Presidential Communications ASEC Joey Villarama, 93% ang naperwisyong palay habang 6% sa tanim na mais. Tiyak naman ng pamahalaan na tutulungan ng 4,000 apektadong magsasaka gaya ng pagbibigay ng heat tolerant at heat resistant na binhi. Pangunahing balita sa showbiz. Yeehaw! Ay, Colonel Freddy Ergo, magandang morning. Saan bang ride? Meron dang ride via ride Aklan via Calapan, Rojas, Mindoro sa Feb 21. Ingat, ingat ha, sa ride ha. Ride di sa tatabid ng dagat yan. Oo, isasakay sa Roro. Sa Roro. Magandang morning kay Uncle Sam, Ombudsman Samuel Martires. Nako, Uncle Sam. Uncle Sam, pwede bang mag-moto proprio investigation kayo sa mga government officials? Mm-mm. Na kung lumundag ang kayamanan, siyempre hindi naman ipapangalan sa kanila yung mga ari-arian na yan. Oo, hindi. Pwede ba kayong magpa-imbestiga? Ang dami na sobrang ang dami ang mga kompe, pinuflaunt pa eh. Ba't ka ba nagpayaman? Kung hindi mo rin lang ipagpaparangalan. Sa bagay, bibili ka ba naman ng e-sports car? E-sports car. Bibili ka ng e-sports car tapos kukulubungan mo lang sa bahay mo? Hindi mo gagamitin. Hindi ano ka, sira? Magandang umaga pala kay Undersecretary Rainier Yebra. Maganda morning. Ay, si ka Dan Karingal, ang PD daw ng Nagkarlan Laguna, walang palyas sa 2x2. Sabi ni ka Jerry Labasan, magandang morning. Para pala si Kuya Randy Saka yan eh. Ah, so, sa Heart Center, siyempre naman. Heart Center. At ang kanyang mga kasamahan doon sa Heart Center. Oo. Walang palya yan sa 2x2. Di ba, Mon Samson? Si Mon Samson naman eh, dyan sa Manila Bulletin, happy birthday daw kay Mayor Eric Wagan ng San Antonio, Quezon. Quezon! Uy, kumusta ba si Governor Helen Tan? Governor Helen Tan, nakita ko yung picture nung ginagawang tulay papunta ng Alabat, Quezon, Kumbachero. Mula mainland, hindi ka na ngayon na parang pagdudugtungin yung Macau at saka Hong Kong. Aba, intindi. Magkakaroon na ng tulay diyan. Mm-hmm. Yung mga hindi yung takot sumakay ng bangka. Oo. Pwede na kayong magtulay diyan. Malapit na eh. Mukhang matatapos na eh. Hindi ko lang matiyak kung gaano kailan matatapos 'yan. Mm-hmm. Tapos bibiyahe ka ron, tatawid ka ron, tapos pinapangus-pangus mo yung tangerine chocolate. Diba? Magandang morning pala kay Secretary Manny Bunuan. Mukhang magandang ngiti ni Secretary Manny Bunuan. Bakit? Narinig na yata niya yung balita
na ibabalik na ang budget na siniro na sa kwan sa may foreign assisted mga foreign assisted mga projects foreign assisted projects yung mga na. Eh yung pondo para sa mga right of way mukhang ibabalik na rin ibabalik ba? Na rin eh yung pondo para sa maintenance ng mga kalsada mukhang ibabalik na rin kaya, siniro yan siniro yan eh siniro ay mako kaya pala mapasadahan nga natin ulit yan sa mga susunod na pagkakataon next times next times eto na sino ba yung actress na rin na naku pinagbantaan na raw ng isang foreigner ba to foreigner actor oh, dahil ipinamamalita nitong actress host comedian dito sa atin sa Pilipinas na boyfriend niya ito sino yan? Yatid sa atin ang ating showbiz legend Morley Aliño. Magandang morning Morley! Magandang morning Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning sa dalawang hagabol, papabol na napakabango everyday. Well, nakakalokas and super mega kabaliw itong actress na pag-uusapan natin, singer-actress, na kung saan kaya pala ayaw nitong magpa-interview, lalo na kung ang pag-uusapan ay ang dating actor na mula sa ibang bansa na nagpunta rito sa atin na gwapong gwapo, ay kiniklaim niyang naging jowa niya o nandigaw sa kanya. Aba, nakasira nga ng image itong actress na ito matapos na i-claim niya na nililigawan siya ng naturang aktor dahil hindi naman talaga kagandahan ang naturang aktres. At iyon pala ang katotohanan ay illusion lang niya yung kanyang mga pinagsasabi na nililigaw-ligawan siya. Naku naman, kasi naman hindi siya ligawin. Well, ang isa pala sa mga dahilan kung bakit hindi niya pwedeng banggitin ngayon ang pangalan ng naturang international actor singer ay dahil kakasuhan na siya sa sandaling muling gamit-gamitin niya ang pangalan ng naturang actor. Meron naman siyang joke lang, baka naman dahil nga sa komedyante, joke lang niya yun. Pero ginok-joke niya, pero sineryoso niya dahil feel na feel niya ang naturang guwapo. Ang bugi-bugi kasi ng international singer actor. Sino ba yan? Nag-i-illusion na ko itong actress na ito. Nakakaloka ito. Nakakainis talaga. Talaga. So hindi lang niya, hindi lang biro yon, hindi lang joke yung mga ginawa niya. Hindi ah, kiniklip-klip niya. Kaya ngayon, yung kampungan nitong si actor na ito, ayan na international singer, ay nagbabala na kapag ginamit-gamit niya pa o binanggit-banggit pa ang pangalan, sa anumang interview ay kakasuhan na. So meron siyang restraining order. Parang ganun. Ang nakakainis na actress na yan. Yan ating DZRE. Sino ba yung actor na yan? Sikat ba yan? Sikat ba yan? Sikat na sikat ito. Yung ang kapangalan niya, parang lundag siya ng lundag. Yung narong landag ng lundag. Lundag ng lundag. Parang mga, may kapatid to eh. Lundag ng lundag. Yan ating DZRE. Showbiz Hottest News! Ito po ang inyong RH47, Morley Aliño. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Babu! Yung ano, Mario Brothers. Ano? Mario Brothers. May tinutukoy niyang cartoon character. Pangunahing balita sa sports. Hindi po tinanggap ng International Olympic Committee si Manny Pacquiao, dahil matanda na. Oo nga. Pero sabi siguro ni Manny Pacquiao, di harap niyo sa akin mga bata na yan. Oo. Kung talagang kung talagang matanda na ako. Pagsabay-sabayin mo pa. Hindi pa natin nakukuha yung side ni Senator Manny Pacquiao. Senator Manny, ito nga yung makipaghuntahan sa dos por dos minsan. Yun. Eto na! Hi, hi, hi! Pabago-bago ang panahon natin. Minsan uulan, minsan aambon, minsan lalamig, minsan iinit. Baka meron na rin bag kailangan baguhin sa inyong mga bahay. Ho! Tulad ng bubong na baka malutong na. Buti na lang, may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pa. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom, pre-painted ka na!
Ay, magandang umaga pala kay Senator JV Ejercito. Na, Senator JV. Ang bira talaga. Kung, alam mo kung saan ko nakita. Nagbibisikleta ba ngayon? Malamang, nagbibisikleta ngayon yan. Pero, bike to work yan eh. Makakatagpo mo pala ang ilang mga tao sa children's party. Senator JV, ano ba itong kumakalat na balita na mayroon daw umuugo ngayon na leadership change sa Senado? Oh, hindi. Nagbibilangan na, Pambachero. Nagbibilangan na? Oo, totoo ba yan? Palagay ko naman eh. Maganda kailangan, huwag mo nang aalis si Senate President Miggs. Oo. Baka makudita siya habang wala. Oo, huwag mo na kayong bibiyahe. May biyahe bang may lakad ba? Eh, sana nga, wala. Oo, naku, huwag mo na kayong mag-aalis. Baka may mga iba dyan. Saka ayusin nyo muna yung mga ano ninyo, allocated allocation ninyo sa projects ninyo. Ha? Oo, mukhang may nagre-reklamo, nabukulan daw eh. Naku. At hindi lang isa. Hindi lang isa. Ang daming nagrereklamo. Dami. Bakit daw yung kay Senate President kay Madjo? Pagkalalaki. Pati kay Madjo? Pati kay Madjo. Ang Madjo ay si Senator Joel Villarreal. Malaki din? Malaki din daw. Kaya sabi no isang senador na nakausap ko. Bira. Magtatampo talaga. Lalo na kung nabawasan yung kanila tapos yun. Nadagdagan ng malaki iba. Yun. May ano ba gamot sa bukol? Nandito na ang all-new Chery Tigo 5X Pro Hybrid, ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo sa pang-araw-araw na biyahe ng barkada man o pamilya. Fuel efficient at 6-6 sa features na swak sa katulad mong naghanap ng sasakyang pangmalakasan at dating. Safe at panalo sa advanced functionality. Meron itong 1.5-liter turbocharged engine at 48-volt hybrid system na nagpapababa sa fuel consumption. O, di ba? Swabe sa kalsada, tipid sa gasolina. Secured ka dito dahil meron din itong anim na airbags, full LED lights at double row daytime running lights, tulong para sa mas ligtas na biyahe. Kaya naman kung gusto mo nang masubukan ng all-new Chery Tigo 5X Pro Hybrid, bumisita na sa pinakamalapit na Chery Auto dealership o kaya naman i-check out ang kanilang website www.cherryauto.ph. Ito, pinagmamalaki ng pagkor kumbachero. Meron daw 12, 12 na mga nahuli sa illegal online gaming operations. Naku po, ayan. Ayan, sa isang exclusive Parañaque City subdivision. Uy! Sinurveillance pala ng mga tao ni Chairman Altenco ito at ng NCRPO, pati na ng PNP anti-cybercrime. Illegal. Illegal Pogo. Eh, parang ganun, illegal Pogo eh. Illegal online gaming operations. Eh, sabi po ni Chairman, hindi naman namin huulihin yan. Wala kaming warrant. Kaya may warrant daw pares daw na bit-bit. Warrant at search warrant na bit-bit ng mga otoridad. At may mga nakumpiska daw diyan na kumbachero na mga gamit sa live casino, slot machine, e-sport, e-sport at mga iba pang mga gadgets. Ito daw po ay tuloy-tuloy kumbachero. Tuloy-tuloy daw po ang kampanya ng PAGOR sa pakikipagtulungan ng PNP dito sa mga illegal online gaming na yan. Buti nga yan, walang kontribusyon sa pamahalaan yan. Nakakasira pa sa mga naglalaro niyan. Totoo. Dahil kasi pag illegal, hindi regulated. Know your client yan eh. Oo, talaga. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na!